ano, yung pinagdaanan ko. Kaya talagang ano, salamat sa Panginoon, talaga pong inalaw po niya na ako po ay makarating at least kung hindi man buo ko pong naabutan ang worship service, pero on time din po para sa paghahayag ng salita ng Panginoon. Kaya maraming salamat po sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen. Salamat po. Amen. Para po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, ay nais ko po na hilingin kayo na magbukas ng inyong Bible sa aklat po ng Pahayag chapter 2. Ang babasahin po natin ay verses 1 hanggang 7. Tanyayahan ko po kayo na magsitayo kung nakita niyo na po ang bahaging ito ng banal na kasulatan. Okay, pwede po ba natin uling basahin ng sabay-sabay? Mula po sa Pahayag chapter 2 verses 1 hanggang 7. Basahin po natin ng malakas. Okay, handa na po? Amen. Basahin po natin. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Efeso, ito ang ipinasasabi ng may hawak ng pitong bituin sa kanyang kanang kamay, ang lumalakad sa gitna ng pitong ilawang ginto. Nalalaman ko ang mga ginawa mo, ang iyong mga pagpapagal at pagtsatsaga. Alam kong namumuhi ka sa masasama. Sinubok mo ang mga nagpanggap na apostol at napatunayan mong sila'y bulaan. Alam ko ring matyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi nanlupaypay. Ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo, nanlalamig ka na sa akin, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at alikdan ang iyong masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, paririyan ako at aalisin ko sa kinalalagyan ng iyong ilawan. Ngunit ito naman ang napupuri ko sa iyo. Kinapuotan mo ang tulad, muring tulad ko ang ginagawa ng mga Nicolaita. Kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa magtatagumpay ay ibibigay ko ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa halamanan ng Diyos. Tayo po'y manalangin muli. Hallelujah, yes. O God, we give you glory, we give you praise, Lord. We honor you, Lord God. Tinataas ka namin, Panginoon, sa aming mga buhay, sapagkat tunay nga, O Diyos, ikaw po ang nagbibigay ng katatagan, ikaw ang nagbibigay ng kakayahan sa bawat isa, at hindi lamang kakayahan, kundi Panginoon, ikaw din, O Diyos, ang nangunguna sa iyong bayan, Panginoon, upang tunay nga pong gawin ang iyong kalooban ng may kagalakan. Maraming salamat na naririto ang bawat isa, Panginoon, muli nasa bahay mong sambahan upang ikaw ay dakilain, luwalhatiin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat po na hindi nahadlangan ng iyong mga anak, Panginoon, ng anumang mga sitwasyon na amin po mga pinagdadaanan, O Diyos. Kaya naman, O God, sa oras pong ito, muli po naming tinataas sa iyo ang gawain ng pag-aaral ng iyong salita. Patuloy ka pong mangusap, O Diyos, sa iyong bayan. Dakilang Diyos, I pray na sa oras pong ito, Lord, sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu, O God, patuloy kang mangusap sa bawat isa. Parinig mo ang iyong tinig, Panginoon, sa iyong mga anak. Ikaw lamang, Panginoon, ang mapagtuunan ng pansin sa oras na ito at ang iyong salita. At hayaan mo, O Diyos, na sa iyo namin ibalik ang lahat ng parangal at papuri sa gagawin mong paghahayag ng makapangyarihan mong salita sa aming kalagitnaan. Salamat po ng marami. Pinagpala mo na po ang iyong salita at pinagpala mo na din ang iyong mga anak na inuna ang iyong kalooban, O Diyos. Kaya naman, tinatanggap po namin ng may pagpapasalamat ang mga palang iyong ipinagkaloob na sa amin. In Jesus' mighty name, amen. Ako po na po kayo, purihin po ang ating Panginoon. Amen. Ngayon po umaga, ang atin pong bibigyan ng pansin sa ating pag-aaral ay may kinalaman po sa sulat ng Panginoon doon sa iglesia sa Ephesus.
At dito po sa bahaging ito ng banal na kasulatan ay merong aklat ng pahayag, meron pong pitong mga iglesia na sinulatan ng Panginoon at isa nga po itong iglesia sa Epeso. At itong iglesia sa Epeso, kapag katulad po ng ating binasang bahagi ng banal na kasulatan, ito po ay iglesia na kung saan si Apostle Paul ang nagtayo nung iglesia sa Epeso. At dito po sa ating binasang bahagi ng banal na kasulatan ay meron pong binanggit ang ating Panginoon patungkol sa iglesyang ito na kung saan ay sinabi ng Panginoon na ang kanyang pag-ibig ay nawawala na. Kumbaga, yung kanyang dating pag-ibig sa Panginoon ay wala na. Kaya naman, dito sa bahagi na ito ng ating pag-aaral, gusto po makita natin na hindi kalooban ng Panginoon na maging ganito ang kalagayan natin bilang isang mananampalataya. Nais ng Panginoon na sa ating paglilingkod bilang mga believers, nais niya na, yes, dumadaan tayo doon sa minsan may mga sitwasyon na para bang may panahon ng panghihina to the point na minsan yung iba talagang hindi lang nanghihina, nang lalamig pa sa pananampalataya. At ngayon, ito po yung ating pag-uusapan. Nais ng Panginoon na ang ating pananampalataya ay manatiling maalab, manatiling buhay, manatiling matatag at malakas. Siguro natatandaan niyo po yung song na Gaya ng Dati, yung song ni Gary B, no? At pag pinakinggan po natin yung song na yon, napakaganda po ng message. At ang pinapahayag po doon ay yung Panginoon ay tinitingnan ng isang tao na isang mananampalataya na ito ang dating kalagayan sa kanyang pananampalataya, pero later sa sitwasyon na ito ngayon ay ito na yung kanyang present situation ng lalamig sa kanyang pag-ibig sa Panginoon. At kung titingnan natin yung song na yon, parang yun din yung sinasabi ng Panginoon sa aklat ng Epesos. Pero actually, kapag tinignan natin ang Epesos, po ay nagsimula po na isang iglesia na malago, na itinayo po, itinatagpo ni Apostle Paul doon sa kanyang panahon ng pagmimisyon. Ang sabi po ng Gawa, chapter 19, verse 17 hanggang 19, by the way, our topic is about keeping our first love alive, gaya ng dati. Nais ng Panginoon, kung titingnan niya yung ating puso, yung ating paglilingkod sa Kanya, kung meron naman tayo mga pinagdadaanan, gusto niya ay nandun lagi yung ating pag-ibig sa Kanya, nananatili, hindi nawawala. Maaring minsan, may panghihina at panglalamig, pero nais ng Panginoon na talagang panatilihin natin ito. Now, back to the church at Ephesus. Ephesus was once transformed by the gospel. Sa Gawa chapter 19, makikita po natin na ito po yung naging kalagayan ng ang Epeso po ay makakilala, maraming mga tao ang nanampalataya sapagkat dakila ang ginawa ng Diyos sa iglesia doon sa pamamagitan ni Apostle Paul. And let me read from verses 17 hanggang 19, yung ilang account. Ito po ay bahagi nung nagkaroon po ng pagkakataon na nagpalayas na masamang espiritu si Apostle Paul at meron pong magkakapatid na ang tawag ay Seba or Seba Brothers. Na doon sa pagpapalayas ni Apostle Paul, ginaya nila ang pagpapalayas ni Apostle Paul ng masamang espiritu dahil doon po sa Epeso, ang witchcraft, occultism, common po na gawain. Kaya pagka ikaw ay may kakayahang magpalayas ng masamang espiritu, marami kang parokyano. Kumbaga, paanuhan sila doon, yun ang trade nila doon. Kaya lang, ang problema, ito po magkakapatid na Siba, ay akala nila yung proseso ng ginagawa ni Apostle Paul
ng pagpapalayas ng masamang espiritu, kahit hindi sila tunay na mga mananampalataya, gagayahin lang nila yung formula, ay magagawa na din nila. So sa halip na lumayas yung masamang espiritu, ay sa kanila pumunta. At dahil dito, nabalitaan ng marami mga tao yung nangyari doon sa lugar na yon. Kaya sabi po ng verse 17, nabalitaan ito ng lahat ng naninirahan sa Efeso, maging Hudyo at Griego. Sinidlan silang lahat ng matinding takot at lalong dumakila ang pangalan ng Panginoong Hesus. So, doon sa lugar ng Efeso, dahil sa maraming mga dakilang gawa ng Diyos, kasama po itong pagpapalayas na masamang espiritu ni Apostle Paul, na nakita yung kaibahan sa paraan ng pagpapalayas ng masamang espiritu ng mga taga-Efeso, na ito ang kanilang negosyo, lalong dumami ang nakakilala sa Panginoon at ang sabi, dinakila ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. At sabi sa verse 18, marami sa mga sumasampalataya ang lumapit at nagtapat na sila'y gumagawa rin ng ganito. So marami palang mga mananampalataya na, pero kahit sila'y mananampalataya na, nag-iingat pa din sila ng mga yung kanilang mga libro, tapos pinapractice pa rin nila yung kanilang dating trade. Kasi nga, doon sa Epeso, ay ito po yung uri ng negosyo. Kaya kapag ka, may mga parokyano, kahit believer na sila, at dapat ang ginagawa na nila ay yung talagang pagpapalaya sa paraan ng sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, may mga ilang mananampalataya doon na ang kanilang paraan ng pag-exorcism ay yung sa paraan pa po nung kanilang dating pamumuhay. Kaya sabi po, marami sa mga sumasampalataya ang lumapit at nagtapat na sila'y gumagawa rin ng ganito. At tinipon ng mga gumagamit ng mahika ang kanilang mga aklat at sinunog sa harapan ng madla at nang tantsahin nila ang halaga ng mga ito, ito ay umabot sa 50,000 salaping pilak. So marami pong mga mananampalataya ang umaaten na sila'y mga believers na, pero hindi pa rin nila lubusang tinatalikuran yung kanilang old practices kasi bahagi nga ito ng kanilang hanap buhay. Kasi nga po, ang lugar ng Epeso, nandoon yung templo ni Diana o yung tinatawag na Artemis, at ito po ay sentro ng trade nung panahon na yon sa Asia. At marami mga tao ay nagpupuntahan doon at ito ring Epeso noon ay sentro ng mga satanic practices. Marami po. Kaya talagang kung parang sa atin ay Quiapo sa madaling salita. Di ba? May mga anting-anting, yung mga ganon, may mga pinapabasbasan. Kaya nung dumating po doon si Apostle Paul, nanampalataya ang maraming mga tao, lumaganap ang salita ng Panginoon, marami doon sa mga tao na mga nagpa-practice ng sorcery, ng witchcraft, ay nanampalataya sa Panginoon. Kaya lang hindi pa nila totally tinatalikuran yung kanilang mga gawain. Pero nung nagkaroon nga po ng pagpapalayas ng masamang espiritu, yung iba po na mga believers na nagpa-practice pa din ng kanilang sorcery, umamin po sila sa mga alagad na ginagawa pa rin pala nila yung mga dating mga practices na yun na alam nilang hindi na, kasi siguro noon kaya nila ginagawa, parang okay lang, parang hindi nila alam na hindi kalooban ng Panginoon. Pero nung mangyari itong event na ito, lahat sila, inipon nila yung kanilang mga lahat, yung anting-anting, yung kanilang mga aklat, basta lahat ng may kinalaman sa kanilang trade at saka sa kanilang dating pamumuhay bilang bahagi ng lugar ng Epeso, itong mga mananampalataya na ito, nung nalikom nila lahat ng kanilang mga ginagamit sa kanilang trade, ang sabi, 50,000 na halaga ng pilak ang kahulugan o ang kabuuan. Na kung titingnan sa ating panahon, it is around mga 1 to 5 million, hindi po peso, dollar, ang sabi doon sa account. So, ganon karami yung mga pinagsama-sama nila ng mga kagamitan at ito'y sinunog nila.
para sabihin na ang kanilang buhay talaga sa Panginoon na nila idedepende. So tinalikuran na nila yung kanilang dating masamang pamumuhay na kahit na doon sila kumikita ng malaki, pero idinepende na nila ang kanilang buhay sa ating Panginoon. Kaya nagkaroon talaga ng total transformation ang Epeso nung panahon ni Apostle Paul. Kaya nga dito sa binabasa nating bahagi ng Banal na Kasulatan ay ipinahayag ng Panginoon kung ano ang kalagayan ng iglesyang ito noon. Sinabi ng Panginoon kung ano ang kanyang kalagayan talaga. Sabi niya, alam ko ang iyong pagtsatsaga, alam ko kung paano na ikaw ay nananatili sa katotohanan. Kaya lang nung later on, ang sabi ng Panginoon sa verse 4, ang sabi nga niya, ngunit meron akong ipinagdaramdam sa iyo sapagkat ngayon ay wala na ang iyong pagmamahal sa akin. Yung dating maalab na iglesia, dumating yung pagkakataon na itong iglesia na noon ay na-transform sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, lumipas ang panahon, ang iglesyang ito, nung makita ng Panginoon ang kanilang present situation spiritually, nakita ng Panginoon, ayon doon sa kanyang sulat sa pahayag, na ang iglesia sa Epeso ay isang iglesia na nanglalamig sa kanya. At tandaan niyo po, hindi kalooban ng Panginoon ang panglalamig. At sa ating panahon din po, tayo bilang mga mananampalataya, yes, nakakaramdam din po tayo bilang, kasi alam natin may kaaway talaga na gumagawa, may kaaway talaga na kapag ka ikaw ay nais sumunod sa kalooban ng Panginoon, andyan ang kaaway para hadlangan ka. Pero salamat sa Panginoon sapagkat alam natin, ang sabi nga ng Banal na Kasulatan sa 1 John chapter 5, verse 18 hanggang 20, and 1 John chapter 5, verse 4 and 5, sabi, sino ang nagtagumpay sa sanglibutan? Siya na nananampalataya. Kung tayo ay merong pananampalataya sa ating Panginoon, meron tayong katagumpayan sa sanglibutan. Ang sabi din sa verse 18, hindi tayo kayang anhin ng diablo sa 1 John chapter 5, verse 18. Bakit? Kasi nga tayo ay nasa Panginoon. Pero ganun pa man, dahil nga doon sa minsan sa talagang pagsisikap ng kaaway na tayo ay ilayo sa kalooban ng Panginoon, somehow nagtatagumpay ang gawa ng kaaway sa isang mananampalataya. At ang isang mananampalataya minsan ay unti-unti nakakaranas ng panglalamig ng kanyang pananampalataya. Katulad na sinabi ko mga kapatid, dumadaan tayo dyan. Bawat isa sa atin pwedeng dumaan dyan. Yung iba maaring ganyan ang kalagayan ngayon. O yung iba naman, kung hindi kayo nandoon sa ganitong kalagayan, salamat sa Panginoon, maging lalo kayong matatag sa Panginoon. Pero pagka ang isang mananampalataya ay dumadaan sa panahon ng panglalamig, ang panglalamig ay isang bagay na hindi kinalulugdan ng ating Panginoon. Kaya nga makikita natin mayroong dalawang reason kung bakit kailangan nating panatilihin ang ating pag-ibig sa Panginoon. Sabi niya, mayroon ako yung pinagdaramdam sa inyo. Hindi na ang inyong pagmamahal sa akin ay wala na, o ang iyong pagmamahal sa akin bilang isang iglesia, sabi ng Panginoon, ay wala na. So mayroon akong dalawang reason na makikita natin dito. Sabi na sinabi ng Panginoon kung bakit kailangan nating panatilihin ang ating pag-ibig sa Panginoon na buhay o nag-aalab. First reason, ang Panginoon ay nagdaramdam sa mga nanglalamig o yung merong tinatawag na backslidden heart. Yung merong panglalamig ng puso, yung pagkawala ng init ng ating paglilingkod sa Panginoon, ito po ay isang bagay na ipinagdaramdam ng ating Panginoon. Kaya ang sabi po ng verse 4 sa ating binasa, ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa inyo, nanlalamig ka na sa akin, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Ang sabi sa NIV, yet I hold this against you, you have forsaken your first love.
And second reason, bakit ayaw ng Diyos ng panglalamig? Ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, sabi niya sa verse 5, kapag hindi ka nagsisi, paririyan ako at aalisin ko sa kinalalagyan ng iyong kawan. The Lord will remove His glory to those who are backslidden in heart. Aalisin ng Panginoon ang kanyang kaluwalhatian sa sinumang malamig ang kanyang puso sa ating Panginoon. Kaya kung titingnan po natin, mga kapatid, hindi lamang nagdaramdam ang ating Panginoon laban sa panglalamig. Hindi lamang nagdaramdam ang Panginoon sa mga mananampalataya na wala nang sigla ang buhay sa paglilingkod sa Kanya. Hindi lamang nagdaramdam doon ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, kung ang isang mananampalataya ay mananatili pa rin doon at hindi magsisisi, hindi magbabalik loob sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon, aalisin niya yung kanyang kaluwalhatian. Sabi niya, paririyan ako at aalisin ko sa kinalalagyan ng iyong ilawan. Nang ibig sabihin po nito, yung glory ng Panginoon na nasa kanyang iglesia, tandaan niyo po, tulad ng ating tema last year, God's glory is in us. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay nasa atin bilang kanyang mga nilikha, bilang kanyang mga anak na sumasampalataya sa kanya. Ang taglay natin ay kaluwalhatian ng Diyos. Amen po ba? Ibig sabihin, yan ang kaibahan natin. Kung tayo'y mananampalataya, makikita yung kaibahan ng hindi naglilingkod sa hindi naglilingkod, ng hindi sumasampalataya sa sumasampalataya. Ang lahat ng sumasampalataya, lahat ng believers, sasabi ng Panginoon, dahil binigay niya sa atin ang Espiritu na yon ay yun yung kaluwalhatian ng Diyos sa atin. Pero kapag ka sa ating buhay paglilingkod, nawawala na yung galak, nawawala na yung sigla. Yung buhay mo na noon ay kasiyahan mo na unahin ang kalooban ng Panginoon, pero ngayon, iba na ang kasiyahan mo. Yung glory na yon na sabi ng Panginoon, ay pwede niyang alisin. Maaring, kung titingnan po natin, yung isang gawain na walang glory ng Diyos, kung natatandaan niyo po ang Israel, tinawag ng Diyos na kanyang bayan, tinawag niya na ang kanyang kaluwalhatian ay nasa kanya. Ang Greek word po ng glory is kabod. Pero dumating yung time na ang Israel, dahil sa kanilang pagtalikod sa Diyos, tinawag ang Israel na ikabod. The glory has departed. Yung bayan ng Diyos na dati ay kilalang kilala, nakasama nila ang presensya ng Diyos, ano nangyari sa Israel? Sila po'y pinatapon sa Babylonia bilang parusa ng Diyos, sapagkat ang mismong bayan ng Diyos hindi na nakikinig sa kanyang Diyos. Kaya inalis ng Diyos ang kaluwalhatian. Ngayon dito rin ay sinasabi ng Panginoon sa ating panahon na pwede din itong mangyari sa mananampalataya, sa iglesia na nanglalamig sa Panginoon at nananatili sa kanyang panglalamig. At anong gagawin ng Panginoon? Ang pangako ng Panginoon, sabi niya, ito'y babala na pwedeng gawin ng Panginoon. Aalisin ko ang kilalalagyan. Aalisin ko sa kinalalagyan ng iyong ilawan. Na ibig sabihin, yung liwanag na yon, yung ilaw na nanggagaling sa ating Diyos, yun po yung tanglaw natin. Pero kapag ang isang iglesia ay wala na ang pag-ibig sa Panginoon, ng lalamig na, aalisin din ng Panginoon yung kanyang glory sa iglesia na yon. Mag-i-exist sila, yes, pwede isang organization, pero nakalulungkot, wala yung glory ng Panginoon. At ayaw yon ng Panginoon. At ito pong bahagi na ito ng banal na kasulatan, ito po ay sinasabi ng Lord
hindi lamang para doon sa iglesia, doon sa pahayag. Kundi ito po ay sinasabi ng Panginoon sa atin, bawat isa sa atin na mga mananampalataya. Sapagkat alam naman natin, lalo po sa panahon na ito, at ito po ang makikita natin, marahil ay nagkakaisa po tayo ng pare-parehong pandama sa ating panahon na talagang marami ng mga mananampalataya. Tandaan nyo, ang manglalamig yung may pananampalataya. Yung sanglibutan, kailangan ng kaligtasan. Pero yung mga mananampalataya, kailangan lumago sa pananampalataya. Ngayon, yung hindi lumalago sa pananampalataya, yun later on, papunta yun sa panglalamig. Kaya mahalaga po na nagpapatuloy talaga tayo sa ating pananampalataya, nagpapatuloy sa paglago. Dahil kung hindi, papunta yan sa panglalamig. At sa panahon na ito, alam ko na ito po yung makikita natin sa ating panahon. At ito po ay babala ng Diyos sa bawat isa sa ating mga mananampalataya sa panahong ito. This is God's warning against backsliding o panglalamig and later on, pagtalikod sa Panginoon. Siguro itatanong ninyo, pwede ba yun? Pwede ba ng isang mananampalataya na? Pwede ba ng isang iglesia ay mawala ang first love sa Panginoon? Ito na nga yung sinabi ng Panginoon. Kaya meron siyang babala sapagkat nakita niya na ang iglesyang ito na noon ay kilalang kilala sa kanilang pag-ibig sa Panginoon, pero later on, nung nakita ng Panginoon sa huling panahon, itong iglesyang ito ay iglesia na wala na ang pag-ibig sa ating Panginoon. Pagtininan po natin ang atin pong kalagayan, ang kalagayan po ng church ngayon, mga kapatid. Pag tininan mo ang bawat mana ng palataya ngayon, talagang mahirap makita yung difference. At minsan, maging yung mga merong backslidden heart, yung merong puso na panglalamig, hindi mo rin ito basta-basta makikita. Ang totoo, minsan nasa gawain pa rin po ito, mga kapatid. Makikita mo na, kumbaga nandun yung struggle. Nandyan pa rin sa gawain, hindi ibig sabihin talagang totally wala na. Pero ang kalagayan ng kanyang paglilingkod ay kakikitaan mo na kumbaga sa ang Panginoon na nakakakita na sa atin. Siya ang nakakabasa ng ating mga puso at isipan. Kung pwede nating maitago ang atin pong nasa loob, ang Panginoon, hindi natin niya maikakaila sa Panginoon. Kaya pwede tayo na humarap sa tao, nandun yung sigla, pero pag tinignan tayo ng Panginoon, wala pala talagang buhay. So ang Panginoon na nakakakita, kaya nung tinignan ng Panginoon itong church sa Epeso, yun ang nakita niya. Iglesia na wala ng sigla, wala ng buhay. Kaya nagbabala ang Panginoon, kaya sabi niya, ang nais niya, panatilihin yung pag-ibig na mayroon tayo para sa Panginoon. Nais niya na ang pag-ibig na ito ay bumalik katulad ng pag-ibig natin sa Panginoon, gaya ng dati. Kaya ang sasagutin po nating tanong ngayon ay, ano ang mga palatandaan na mayroong panglalamig ang isang mananampalataya? Kasi ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 10 verse 12, napakahalaga po na sabi nga dito, kaya nga mag-ingat ang sinuman nag-aakalang siya'y nakatayo, baka siya mabuwal. So pinapaalalahanan tayo ng banal na kasulatan na maging maingat, maging matatag sa ating buhay pananampalataya, sapagkat minsan pwedeng ang lagaya ng isang mananampalataya, pag hindi siya aware sa kanyang spiritual condition sa Panginoon, at maaaring maging ito ang kalagayan ng bawat isa sa atin, pagka ang ginagawa mo na lamang sa Panginoon ay parang routine na lamang, parang
ano na, usual na lang. Pag ang ginagawa mo sa Panginoon ay parang ang kalagayan ay wala na yung sigla, wala na yung galak ng paglilingkod. Ito po yung ilang mga indications na merong panahon ng panglalamig sa ating buhay, pananampalataya. Kaya, ano po yung mga palatandaan ng panglalamig sa pananampalataya at bakit kailangan natin itong malaman? Una po, isang palatandaan ng panglalamig na may ang isang mananampalataya maaring lang lalamig sa Panginoon ay yung panglalamig ng puso sa Diyos. Ito po yung una. Ang ibig sabihin po nito, kapag yung kasiyahan mo sa Diyos na dating naroroon, pero itong kasiyahan na ito ay napalitan na ng mga bagay ng mga ginagawa mo. Hindi na yung katulad ng kasiyahan mo dati sa gawain ng Panginoon, sa presensya ng Panginoon, may mga bagay na kumukuha na ng kasiyahan mo. Yun po yung isa sa palatandaan, yung panglalamig ng puso sa Diyos. At dito po makikita natin, yung mga taga-Epeso noon, sa verse 2, sabi ng Panginoon, nalalaman ko ang mga ginawa mo, ang iyong mga pagpapagal at pagtsatsaga. Alam kong namumuhi ka sa masasama. So, ito yung dating kalagayan ng mga taga-Epeso ayon sa Panginoon. Ito yung kanilang dating kalagayan. Ngunit, nung tingnan ng Panginoon ang kanilang present spiritual situation, nakita ng Panginoon na wala na yung delight, wala na yung sigla. At itong mga mananampalataya sa Epeso, hindi na nila top priority ang ating Panginoon. Tandaan niyo po mga kapatid, ang ating puso, di ba doon sa 10 utos, ang number one na utos ay huwag magkaroon ng ibang Diyos. Gusto ng Diyos na hindi po ang Diyos ay parabang ang kalagayan, parang insecure siya. Hindi insecure ang ating Diyos. Yun lang yung dapat talaga na kalagayan na tayo bilang nilikha ng Diyos, dapat pangunahin siya sa ating buhay. Kasi maraming pagkakataon, ang Diyos ang nagpapala sa atin, pero sa tao tayo nagtitiwala. Ang Diyos ang nagpapala sa atin, pero nagtitiwala tayo sa mga institutions. Kaya sabi ng Panginoon, huwag tayo magkaroon ng ibang Diyos. At dito sa kalagayang ito na panglalamig ng puso sa Diyos, kapag ka ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay hindi na natin priority, palatandaan na nagsisets in na yung panglalamig. Di ba dati, pagka ikaw ay isang bagong mananampalataya, wala kang bukang bibig kundi Panginoon, lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon. Pero kapag ka dumadating yung time na yung oras mo na para sa Panginoon ay nagugugol mo na dun sa oras na kumukuha na ng oras para sa Panginoon, at mas mahalaga na sa'yo yun. Halimbawa, ML, social media. Di ba? Mas marami na tayong oras ngayon sa mga bagay na yan. Na noon, ay ano ang mga ginagawa? Dati po, nabubuhay naman ng walang cellphone. Pero ngayon, parang marami ay hindi na mabubuhay ng walang cellphone. At hindi lang basta hindi mabubuhay na walang cellphone, talagang hindi na mabitawan ang cellphone at hindi na maibigay ang oras para sa Panginoon. At hindi natin alam, ito yung ginagamit ng kaaway para panghinain ang ating pananampalataya. Kaya yun po yung isang palatandaan. Yung Ephesian church po, they lost their first love because their delight was no more in God, but in something else. Kung ang puso mo ay nawawala na ang kasiyahan
sa Diyos at may iba ka nang pinagkukunan ng kasiyahan, nagpapaalaala ang Panginoon, hindi niya ikinasisiya ang ganong kalagayan. Ang nais niya, ang ating puso ay laging para sa Kanya lamang. Laging Siya ang priority dahil Siya ang ating Diyos, na pinaglilingkuran. Pangalawa po, hindi lamang pusong ng lalamig. Pangalawa, kapag ang salita ng Diyos at ang pananalangin ay parang kabagutan na sa iyo, palatandaan din po ito ng panglalamig sa Panginoon. When you are no longer enjoying the richness of God's presence sa pamamagitan ng salita ng Panginoon at sa pananalangin, ang totoo, sabi ng Panginoon sa Lucas chapter 18 verse 1, napakahalaga po ng prayer, sabi ng Panginoon, manalangin kayong lagi upang huwag kayong manglupaypay. Kaya kung merong panglalamig, kung merong panglulupaypay, balikan lang natin ang ating buhay. Kumusta ang ating prayer life? Yung prayer life. Kasi sinabi ng Panginoon, kailangan nating manalangin lagi upang huwag tayong manglupaypay. Pero sa totoo lang, talagang sa panahon na ito, sa dami ng pwedeng pagkaabalahan at sa sobrang kapaguran na sa mga kaabalahang ito, pwede natin makalimutan ang Bible reading, ang ating devotion, pwede natin makalimutan ang pananalangin. Mawalan tayo ng oras sa pinakamahalaga. Pero kaya nating magbabad sa yung iba talagang overnight, kayang mag-overnight sa movies. Kaya minsan, pagdadating ng Sunday, ano nangyayari? Kasi Friday ay galing sa trabaho, pagod, mag-i-enjoy ako. Para sa sarili naman, kaya movie marathon muna. Talagang nanood ng maraming mga palabas. Pagdating ng Sunday, pagod na, hindi na makagising. So yung oras na para sana ay sa Panginoon, nawala na. Kaya kailangan talaga sasadyain natin intentional na kahit na parang mahirap kumuha ng oras ng pag-aaral ng salita ng Panginoon, mahirap kumuha ng oras ng pananalangin, kung ito ang nagpapalakas sa atin, kailangan natin. Kasi dito makikita kung sino tayo sa harapan ng Panginoon. Makikilala tayo kung sino tayo sa harapan ng Panginoon. Hindi sa pamamagitan ng physical strength, kundi sa pamamagitan ng spiritual strength. At ang nagbibigay ng lakas sa atin ay ang salita ng Panginoon at ang pananalangin. Kaya kung palagi kang lupaypay, sabi ng Panginoon, manalangin lagi upang huwag mang lupaypay, upang huwag manghina. So ito'y paalaala. Kung meron ka nang nararamdamang panghihina, balik sa Panginoon. Palakasin mo ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pangako ng Panginoon. Huwag mong bigyan ng lugar ang panghihina at panglulupaypay sapagkat hindi yan kalooban ng Panginoon. Nagdaramdam ang Panginoon sa mga may panglalamig ng puso sa Kanya. Kaya balik sa Panginoon. Si David po, kung titingnan natin, dumaan siya sa maraming mga pagsubok, pero andun yung kanyang pagpili na manatili sa presensya ng Diyos. Lagi niya na nasusumpungan, kaya nga sabi niya sa Psalms 23:6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Psalms 84, ang sabi niya, better is one day in the house of the Lord than 1,000 days elsewhere. Andun yung kanyang kasiyahan sa presensya ng Panginoon. Doon siya nakasusumpong ng kalakasan at katatagan sa presensya ng Panginoon. Kaya ganun din sa atin mga kapatid, at sa panahong ito, sa ating panahon ng modernong church, sa gawain ng Panginoon, parang lahat ay nagmamadali. Pagpatungkol sa gawain ng Panginoon, kailangan, nasa oras, kailangan lagi nagmamadali kasi may susunod pa akong appointment. Pero pag yung personal na gawain, okay lang na i-google niya yung kanyang oras kasi
Para sa kanya yon. Pero pag para sa Panginoon, lagi nakabantay sa oras. Oops, lagpas na. Para bang pag oras lang sa Panginoon, pwedeng ikat. Pero pag para sa, kaya nga meron tayong me time. May naririnig natin, me time. Diba? Ay sinasabi din yan ng Lord. Himihingi din siya ng oras sa atin. My time. Bigyan niyo naman ako ng oras. Bakit? Kasi nga, ang isang palatandaan ng panghihina sa pananampalataya, panglalamig at panglulupaypay, pagka wala tayong oras para sa Panginoon. At nakikita na po natin yan, ang kaaway ay nagtatagumpay sa panahong ito sapagkat ang dami niya talagang ginawang mga paraan para i-busy up ang mga mananampalataya. Kaya mga kapatid, tandaan po natin yon. Panlalamig ng puso, and pangalawa, panglalamig sa salita ng Diyos at pananalangin. Number 3, pag nakikita mo na ang salita ng Diyos ay puro utos lamang. Ayan, minsan may mga tao na ang Biblia, kahit mananampalataya, ang nakikita po nila sa Biblia, kaya hindi po nila ito na-enjoy basahin, na-enjoy pag-aralan, sapagkat ang tingin nila dito ay puro utos lang naman. At yan din yung ayaw ng mga kabataan. Ako na naman ang nakita, ako na naman ang inuutusan. Parang, di ba? Pero tandaan niyo po ang salita ng Diyos, ito po ay binigay ng Diyos sa atin para sa kaayusan ng ating buhay. Without law, walang order. Kaya ibinigay ang salita ng Diyos para maging maayos ang ating pamumuhay. Ibinigay ang salita ng Diyos para sa kaayusan ng ating pamumuhay. Kaya hindi po natin dapat ito makita na parang walang pagpapala sa atin. Hindi. Dapat maging iba ang paningin natin sa salita ng Diyos. Kasi pag tiningnan mo ang salita ng Diyos na ito'y parang puro utos lang, talagang kababagutan mo ito. Pero ano ba talaga ang salita ng Diyos? Ang sabi po ng John chapter 14 verse 21, ang sabi po ng ating Panginoong Jesus, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking ama, iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. So, nakikilala ng Panginoon kung sino ang umiibig sa kanya. Sa paanong paraan natin siya iniibig pag tinatanggap natin ang kanyang utos. So, we cannot say that we love God and we hate His word. Hindi pwedeng mangyari yun. Kaya sabi ng Panginoon, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang tunay na umiibig sa akin. So, ang qualification ng pag-ibig natin sa Panginoon ay nakikita ng Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa kanyang salita at pamumuhay natin ito. Si Haring David po, kung titingnan po natin, ay makikita po natin that he finds delight in God's word. Ang sabi po niya sa Awit 19 verses 7 and 8, Awit 19, ang sabi, ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan. Nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Ang tuntuning ibinigay ni Yahweh ay wastong utos. Ito'y wagas, liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid, pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. So, si David, ang nakikita niya sa salita ng Diyos ay pagpapala. Pagpapala para sa kanya. Kaya tayo din, na nagmamahal sa Panginoon, na ayaw nating lumamig ang ating pag-ibig sa Panginoon, dapat makita din natin na ang salita ng Diyos na ibinigay sa atin ay pagpapala para sa atin. Ang sino mang umiibig sa akin ay tumutupad sa mga utos na binibigay ko. Dapat makita natin na ibinigay ng Diyos ang kanyang salita para sa ating pagpapala. Kaya sabi po ng verse, ito pong Awit 19, basahin ko po sa NIV, sabi po dito, the law of the Lord is perfect, reviving the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, giving joy to the heart. The commands of the Lord are radiant, giving light to the eyes. So, kapag tinignan natin ang psalmist, ito po yung sinasabi niya patungkol sa salita ng Panginoon. Number 1, ang sabi niya, the word of God is, ano daw po?
perfect. Batas na walang kulang. At ang ginagawa po nito, kapag sinusunod natin ito, pagpapalang espiritual, nagbibigay ng buhay, it revives the soul. Kaya kung nakakaranas tayo ng panghihina, panglulupaypay, ang salita ng Diyos ang solution. Why? Because the Word of God is life. It revives our soul. Ano pa po ang sabi? The Word of God is trustworthy, mapagtitiwalaan. The Word of God is sure, mapagtitiwalaan yan, tiyak yan. At ang ginagawa nito, ang salita ng Diyos, kapag ka ito ay ating binabasa, pinamumuhay, it makes one wise. Karunungan ang dala ng salita. Hindi lamang binibigyan tayo ng buhay, hindi lamang pinalalakas ang ating buhay espiritual, binibigyan tayo ng karunungan, kahit na simpleng tao ka lamang. Pero kung ikaw ay marunong sa salita ng Diyos, ang tingin ng Biblia sa iyo, ikaw ang tunay na marunong. Sapagkat ang tunay na marunong ay yung inuuna ang Diyos sa kanyang buhay. Ang tunay na marunong ay yung sinasamba ang Diyos sa kanyang buhay. At tulad ng mga pantas, yung mga pantas napakalayo ng kanilang pinanggalingan, pero malinaw sa kanila ang kanilang purpose. Ang sabi nila, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat naparito kami upang sambahin siya. So malinaw yung purpose nila. Merong Diyos na dapat sambahin. Kaya tinawag sila ng Bible na wise, marunong. Ang tunay na marunong, sumasamba sa Diyos. Pinahahalagahan ang Diyos sa kanyang buhay. Hindi binabaliwala ang Diyos. At itinuturo yan sa atin ng salita ng Diyos. Kaya when you apply the Word of God in your life, it is making you wise. Wiser than the wisest person here on earth na walang pagkakilala sa Panginoon. Kaya mga kapatid sa Panginoon, sa paningin ng Diyos, bawat isa po sa atin na gumaganap ng kalooban ng Diyos ay marunong, matalino. Kayo po na inuuna ang kalooban ng Panginoon sa inyong buhay, ang tunay na marunong. Amen po ba? Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin? Bakit natin ito ginagawa? Kasi nais natin na ang ating buhay ay talagang maging kalugod-lugod sa Panginoon. Maiayon natin sa kalooban ng Panginoon. Ano pa po ang nagagawa ng salita ng Panginoon ayon kay David? Ang sabi niya, ang salita ng Panginoon, nakita niya, the Word of God is right or wasto. At ang ginagawa nito, it gives joy to the heart. Hindi ka lang binibigyan ng buhay, binibigyan ka pa ng kagalakan. Nakikita mo ang kaibahan ng gawa ng mundo at ng buhay na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Katulad ng sinabi ng Malakias sa later part ng chapter 3, ipapakita ng Diyos ang pagkakaiba ng naglilingkod sa hindi naglilingkod. Dahil sa ating pagkilala sa Panginoon, kahit na minsan pinagtatawanan ang mga mananampalataya, dahil sa talagang tayo, pag sinabi natin, maglilingkod tayo. Ano yon? Ibig sabihin, hindi natin pinagpapalit yung oras para sa Panginoon. Kaya yung iba, sinasabi nila, kayo ay, masyado naman kayong mga ano, eh, para ang tingin nila sa atin ay nagsasayang lang, minsan nagba-Bible study, meron ba kayong kikitain dyan kung nagtrabaho na lang kayo? Diba, minsan pinagtatawanan tayo dahil mas priority natin ang gawain ng Panginoon kesa gawain pang mundo. Pero yun po yung katotohanan kasi yung kagalakan na yon ay nagmumula sa salita ng Panginoon. Ang lahat ng lumalakad sa kalooban ng Panginoon, binibigyan ng Panginoon ng bagong kagalakan. Hindi na ang kagalakan natin ay ang mga bagay ng mundo, kundi ang kagalakan na natin ay ang kalooban ng Diyos. Kaya the Word of God is right. It gives joy to the heart and it is radiant. It gives light to the eyes. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng pangunawa, nagbibigay sa atin ng kakayahan para patuloy na makita yung pag-asa na binibigay ng Panginoon sa atin. Now, in other parts of Psalms, makikita pa rin po natin na ang psalmist, nakita niya po ang salita ng Panginoon na hindi puro utos. Nakita niya na ang salita ng Diyos ay maraming mga pagpapala. Sabi po niya sa
Psalms 119 verse 92, the psalmist saw the word of God as his source of joy. Ang sabi niya, if your law had not been my delight, I would have been perished in my affliction. Dahil sa iyong salita, kung wala sa akin ang iyong salita, sa mga pinagdaanan ko, baka hindi na ako nakatagal. Kinakita niya na ang salita ng Diyos, ang source ng kanyang kagalakan. Ano pa po ang sabi ng salmista? Sabi niya sa Awit 119:103, the word of God is sweeter than the sweetest honey. Sabi niya, how sweet are your words to my taste? Sweeter than honey to my mouth. So hindi lamang puro utos po ang salita ng Diyos. At makita natin ito na ito'y pagpapala para sa bawat isa sa atin. Ito ang naghatid ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. Sabi po ng ikalawang Timoteo chapter 3 verse 15. Alam mo mula pagkabata na ang salita ng Diyos ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So, ang Bible, ang unang purpose nito sa atin, tayo na mga nangaligaw, ay ibalik, dalhin sa tamang pananampalataya. At ang tamang pananampalataya ay na kay Kristo. At ano pang sabi ng verse 16? Magagamit ang salita ng Diyos sa pagtuturo, sa pagtutuwid. Hanggang verse 17, upang ang mga lingkod ng Diyos ay matuto sa lahat ng mabubuting gawain. So, ang salita ng Diyos, dapat makita natin na hindi lamang puro utos, kundi it is the source of our life, eternal life, at ito rin ang manual ng ating pamumuhay sa pananampalataya. Kaya hindi po natin dapat ito makita na puro utos, puro utos. Kaya kapag ang isang tao, isang mananampalataya, ang tingin niya sa salita ng Diyos, puro utos, sign yan ng panglalamig. Amen po ba? Na wala na siyang makitang pagpapala sa salita ng Diyos, kaya ayaw niya nang basahin. So dapat makita natin ang salita ng Diyos, katulad ni David, ang dala nito sa atin ay buhay, ang dala nito sa atin ay kagalakan. Number four, palatandaan po ng panglalamig kapag ang hinahanap mo na ay ang papuri na ng tao. Ayan, isang palatandaan po yan. When you prefer praises of men rather than God's approval, ang ibig sabihin po nito, minsan dapat sa paglilingkod natin, tandaan niyo mga kapatid, sa paglilingkod po natin, hindi natin kailangan ng approval ng tao. Ginagawa po natin ang ating paglilingkod bilang tugon natin sa ginawa ng Panginoon sa atin. Pero kung ang ating paglilingkod ay parang nais lang natin ng approval ng tao, kung yun ay hinahanap natin, yung approval ng tao, na pagka hindi ka napuri ay parang, ay, ano, tinatambad ka na kasi hindi nila napansin yung ginawa ko. Hindi ganoon ang paglilingkod. May makapansin man o hindi sa ginagawa mo, basta mahalaga, ginagawa mo yan sa Panginoon. Pero kapag kayo na ang hinahanap mo, hindi na yung approval ng Diyos, palatandaan na yan na panglalamig sa Panginoon. Bakit? Kasi yung tao na ang hinahanap mo, hindi na yung Panginoon. Dapat po sa ating paglilingkod, makita natin na ito po ay ating response sa ginawa ng Panginoon sa atin bilang kanyang mga lingkod. Ang sabi po ng Lucas chapter 17, verses 7 hanggang 10, ipalagay natin kayo'y may aliping nag-aararo o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika na, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka, at silbihan mo ako habang ako'y kumakain. Kumain ka, pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayun din naman, kayo, kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan, tumupad lamang kami sa aming tungkulin. So dito sinasabi ng Panginoon kung ano ang dapat na gawin natin bilang naglilingkod. At ang tungkulin lang ng
ng servant is to serve his master. Kung i-appreciate man siya ng kanyang master o hindi, hindi niya yon problema. Basta ang kailangan niyang gawin, alam niya yung kanyang tungkulin, to serve his master. At dito, ipinapakita ito ng Panginoon sa atin na ganun din dapat ang ating uri ng paglilingkod. To serve the Lord, Lord should be our response sa ginawa ng Panginoon sa atin. Na kaya natin siya pinaglilingkuran, kaya natin siya inuuna sa ating mga buhay sapagkat meron siyang dakilang ginawa. Iniligtas niya tayo at bilang mga iniligtas, yun naman yung ating tugon. Paglingkuran natin ang ating Panginoon. Ngunit yung mga merong backslidden heart, ang hinahanap na nila ay hindi yung paglingkuran ng kanilang master, kung hindi ang hinahanap na nila ay yung i-appreciate yung kanilang ginagawa. Ang sabi ng Panginoon dito, hindi ganon ang uri ng paglilingkod. Kung ikaw ay tunay na naglilingkod sa Diyos, katulad ng sinabi dito ng Panginoon, ma-recognize ka man o hindi sa iyong ginagawa, it doesn't matter to you. Kasi ang mahalaga sa iyo, nagawa mo yung nararapat mong gawin sa Panginoon sapagkat yun ang duty ng servant. Ang duty ng servant, paglingkuran ng Panginoon, bigyan ng kasiyahan ng kanyang Panginoon. Well, ang maganda naman mga kapatid, ang ating Panginoon ay hindi naman po masamang master. Alam niya yung ating ginagawa kapag ka naglilingkod tayo, hindi naman po pwedeng hindi niya i-appreciate, hindi naman pwedeng hindi niya bibigyan ng katampatang reward o gantimpala ang ating paglilingkod. Kaya huwag po kayong mapagod, huwag po kayong manghinawa. Kung hindi man napapansin ng mga tao ang inyong ginagawang paglilingkod, huwag po kayong mag-alala. Meron pong nakakapansin yan. Minsan kami po mga leaders, ako bilang inyong pastor, yung mga leaders po na nakakasakop sa inyo, minsan hindi na namin nakikita o na-appreciate yung inyong mga ginagawa. Pero okay lang po, kasi hindi naman ninyo yan sa amin ginagawa. Kung ginagawa ninyo yan sa Panginoon, hindi yan makakaligtas sa Panginoon. Amen po ba? At yun po yung importante. Kasi pagka ang hinahanap na natin ay yung appreciation sa atin dahil sa ating ginawa, hindi yan ang motibo natin sa ating paglilingkod. Ang motibo natin sa paglilingkod ay maglingkod. Kung ma-appreciate, salamat. Kung hindi, okay lang. Sapagkat yun ang tinuturo ng Panginoon dito po sa Luke chapter 17. Number 5, kapag hindi mo na maipakilala si Kristo sa iba katulad noon, isang palatandaan, ang panglalamig, tandaan niyo po, ano, ang pag-share ng gospel ay isang paraan din para ma-check ang atin pong buhay. Kaya kapag ikaw yung nag-share ng gospel, mas lalo kang mapapansin nyo, lalo kang lumiliwanag, lalo kang lumalakad sa kabanalan. Kasi mahirap mag-share ng gospel na daladala mo ang salita ng Panginoon pero marumi ang sisidlan. Mahirap po yun. Pero ito po nakita ko, kapag ikaw ay nag-share ng gospel, kapag ikaw ay naglilingkod, nagmi-minister, mapapansin mo, yung buhay mo ay nababago, lalo kang lumalakad sa kabanalan. Pero kapag ka ikaw ay hindi naglilingkod, lalo na hindi nagsishare ng salita ng Panginoon, dahil parang wala kang responsibilidad, ano ang nangyayari? Yung buhay mo ay basta na lang. Pero kapag ka ikaw ay, ang focus mo, Panginoon, gamitin mo ako, maibahagi ko ang iyong salita, Panginoon, gamitin mo ako sa mga tao, so haharap ka sa tao and making sure na yung buhay mo ay okay sa Panginoon at sa iyong kapwa. Hindi mo pa pwedeng sabihin na binabago ako ng Panginoon, pero nakikita pa yung mga dati mong pamumuhay na hindi kaaya-aya sa Panginoon. Kaya if you want a changed life, anong kailangan gawin? Ipagamit mo yung buhay mo sa Panginoon. At habang ginagamit ng Panginoon ang buhay mo, makikita mo lumalakad ka sa kabanalan. Pero kapag ka hindi mo pinapagamit ang buhay mo sa Panginoon, kontento ka na lang yung parang okay lang ako na miyembro, dito lang ako sa likod. Hindi, meron ka pang mas greater responsibility na ipinapagawa ang Panginoon. At mas makakalakad ka ng may kabanalan kapag ka ikaw ay nagmi-ministeryo o nagpapagamit sa Panginoon. Kaya may mga tao na hindi nag-share kasi ang idea nila
ay hindi pa ako karapat dapat mag-share. O kaya hindi nagsishare dahil may itinatagong mga kasalanan na ayaw nilang mabungkal. Pero kung ikaw, alam mo sa Panginoon na ikaw ay lingkod ng Diyos, hindi ka mahihiyang ipahayag ang Panginoon, ipakilala ang Panginoon. Sabi ng Matthew chapter 10 verse 33, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, kikilalanin ko din sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Ang sino mang tatuwa sa akin sa harapan ng mga tao, itatatuwa ko din sa harapan ng aking Ama na nasa langit. So, bilang mga anak ng Diyos, kagalakan po natin, we are called to be witnesses. Amen po ba? Sabi ng Panginoon, you shall be my witnesses. So, kung ang tayo bilang church, hindi na tayo nagwi-witness, ano ang dahilan? Bakit hindi tayo nagwi-witness? Kinakahiya ba natin ang Panginoon? Ikinakahiya ba natin ang gospel? O nahihiya tayo sa rejection? Hindi po. Dapat bilang mga anak ng Diyos, ang utos ng Panginoon sa atin ay ibahagi ang salita ng Panginoon. Kaya dapat po, kung gusto natin na ang ating pag-ibig sa Panginoon ay laging mainit, alalahanin natin lagi yung pag-ibig niya at i-share natin sa iba. Pakilala natin ang Panginoon sa iba. Ilan lamang po ito sa mga palatandaan na makikita natin ng isang pananampalatayang malamig. At ang iglesia sa Epeso noon ay makikita natin na sila po ay matatapang tumatayo sa kanilang pananampalataya para sa Panginoong Jesus. Ngunit nakita ng Panginoon na sila po'y ng lamig. At ang sabi ng Panginoon, ipinagdaramdam niya itong kalagayan nilang ito. Mga kapatid sa Panginoon, kaya ito pinahayag ng Panginoon sa aklat ng Revelations, pinahayag sa bawat isa sa atin, sapagkat babala ito ng Panginoon. Pinagdaramdam niya kapag ang isang iglesia ay nanglalamig. At hindi lang yon, ang sabi ng Panginoon, pwede niyang alisin yung glory ng iglesia na yon na noon ay nagtataglay ng kanyang kaluwalhatian. Kaya hindi po kalooban ng Panginoon, ayaw ng Panginoon na makita na ang kanyang mga anak ay nanglalamig. In fact, dito po ako siguro sagutin natin yung tanong, how do you keep your first love? How to keep your first love? Tatlong bagay po. Number one, dahil nais po ng Panginoon na panatilihin natin ang ating pag-ibig. God wants our love gaya pa rin ng dati. Anong kailangan gawin? Remember God's grace. Ang sabi po sa verse 5, alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Doon sa atin pong passage, yan po ang sinabi ng Panginoon. Sinabi niya sa aklat sa mga taga-Epeso, alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Kung gusto mong mapanatili, tayo bilang mananampalataya gusto natin, walang sino man sa atin na gusto nating manglamig ang ating pag-ibig sa Panginoon. Amen po ba? Nais po natin yan, kaya lang may kaaway. Pero para po malabanan natin yung panglalamig na yan, ang unang dapat nating gawin is to always remember the grace of God in us. Na lahat ng ito ay dahil sa biyaya ng Diyos. Na dati tayo ay mapapahamak, dati tayo ay makasalanan, walang pag-asa, pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, tinawag niya tayo, niligtas niya tayo, nilinis niya tayo, pinatawad niya tayo. Hindi dahil sa ating mga gawa, kundi dahil sa ginawa ng ating Panginoon para sa atin dun sa krus. Kaya yun yung laging magbigay ng alam sa atin ng ating pananampalataya. Na kung hindi dahil sa ginawa ng Panginoon, papunta rin tayong impyerno, pero hinango tayo ng Panginoon dahil sa pagmamahal niya sa atin. Kasi si Apostle Paul, yun po yung nagpapanatili ng kanyang pag-ibig sa Diyos. Kaya sabi niya po sa ikalawang Korinto chapter 4 verse 10, ito po yung lagi niyang inaalala. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Sa dami ng ginawa ng Diyos sa buhay ni Apostle Paul,
isang napakahalagang bagay ay ang ayaw niyang makalimutan. Ang daming mga miracle na naranasan ni Apostle Paul, lalo na sa paglilingkod, sa ministeryo, ang daming mga makapangyarihang gawa na naranasan ni Apostle Paul dahil sa Diyos. Yung pagpapagaling, naranasan din ni Apostle Paul, bagamat meron siyang prayer, yung turning the flesh na hindi pinagaling. Pero marami siyang mga karanasan na naranasan dahil sa paglilingkod sa Panginoon. Pero yung mga bagay na yon, hindi yon yung inaalala niya. Ang sabi niya, lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan. Hindi yung himala, hindi yung ano pa mang mga pagpapala, kundi ang lagi niyang tinatandaan sa kanyang buhay, merong Kristo na namatay para sa aking kasalanan. Ako ang pangulo, ako yung taong napakasama, pero dahil sa Panginoong Jesus na puspos ng kahabagan, inabot niya ako sa kabila ng aking kasalanan. Kaya hindi yun kinakalimutan ni Apostle Paul. Ganon din sa atin mga kapatid. Minsan yung problema, minsan yung sitwasyon natin, relasyon, minsan ito yung mga bagay na ginagamit ng kaaway para papanghinain tayo sa ating pananampalataya. Pero hindi ito yung ililagay natin sa ating puso at isip. Ang dapat nating ilagay, tandaan, ay yung biyaya ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon sa verse 5, alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Ano yung dati mong kalagayan? Nung hindi ka pa ligtas, sino ka? Ikaw ay patapon, ikaw ay walang pag-asa, mapapahamak sa impyerno. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, inabot ka niya, hinango ka niya sa tiyak na kapahamakan at tinawag ka na anak. Hindi naman tayo anak. Pero ang sabi, binigyan tayo ng karapatan upang maging anak. So, napakagandang kalagayan nito. At ito ba ay hayaan lang natin na basta lang mawala? Dahil sa ating unti-unting paglayo sa Panginoon o panghihina, dahil sa mga problema pinagdadaanan natin, dahil mayroong mga bagay na hindi natin kaya, always remember the grace of God. Number 2, repent and turn away from wickedness. Ang sabi po ng Panginoon sa verse 5b, pagsisihan mo at talikdan ang iyong masasamang gawa. Bagamat may pagdaramdam ang Panginoon sa iglesia ng Epeso, sabi niya, meron ka pang magagawa. Magsisi ka. Talikdan mo ang iyong mga masasamang gawa. So yun po ang ating Panginoon. Alam niyo, kahit na gaano karami yung mga nagagawa nating kasamaan at kasalanan, ang sabi ng banal na kasulatan, 1 John 1:9, kung ikaw ay magsisisi, tapat at banal siya na patatawarin ka sa iyong mga kasalanan. Hindi tayo perpekto. Nagkakasala pa rin tayo mga kapatid bilang mga mananampalataya. Pero ang maganda mga kapatid, yung kasalanang nagagawa na natin ngayon, hindi na yan ang magbubulid sa atin sa impyerno. Kasi wala nang kapangyarihan ang kasalanan sa buhay ng bawat isa sa atin. Nagkakasala man tayo, meron agad tayong pagsisisi na pwedeng gawin upang tayo'y muling linisin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Ngunit kapag kang isang mananampalataya, patuloy na namumuhay sa kasalanan, sisisi pero patuloy at patuloy na binabalikan yung karumihan. Sabi ng banal na kasulatan, para siyang baboy na pagkatas maligo ay babalik uli doon sa karumihan. Hindi ganoon ang buhay ng mananampalataya. Tayo, inuutusan tayo ng Panginoon na magsisi kasi ang ating pananampalataya, ang sabi nga ng Panginoon, nilinis niya na tayo. At kung magkakasala man tayo, hindi na yon para magbulid pa sa atin sa impyerno. Kaya, abila po lagi ang pagsisisi, balik lang tayo ng balik. Pero kapag ka ang isang mananampalataya ay hindi na namumuhay sa kalooban ng Panginoon at sa kasamaan na, ang pangako ng Panginoon, pag hindi ka nagsisi, alisin ko ang ilawan sa kinalalagyan nito. Aalisin ko ang kaluwalhatian ko kasi hindi na siya magandang patotoo. At hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Kaya,
Repent, ang sabi ng Panginoon, and turn away from wickedness. And number three, return to your first love. Sabi ng Panginoon, sa huling bahagi ng verse 5, o actually yung pangtatlo, meron pa pumahabang bahagi ang verse 5, gawin mo muli ang mga ginawa mo nung unang paalaala ng Panginoon sa mga taga-Epeso. Gawin mo ang mga ginawa mo nung una. Return to your first love. Kung nararamdaman mo yung panghihina, panglulupaypay, return to your first love. Balikan mo ang Panginoon, yung pag-ibig ng Panginoon. Balikan mo ang kanyang salita, balikan mo ang pakikipag-ugnayan mo sa kanya sa panalangin. Find your delight in the things of God. At dito po ako magtatapos. Si Pedro din po ay nakaranas po ng panglalamig sa kanyang buhay pananampalataya. Alam ko na alam niyo yung kwento ni Pedro sa aklat po ng Juan chapter 21. Nagkaroon po ng pagkakataon na si Pedro, di ba, pinagkailan niya ang Panginoon 3 beses. Pero nung nag-resurrect ang Panginoon, hinanap ng Panginoon si Pedro. Kasi si Pedro po, nung namatay ang Panginoong Jesus, pinanghinaan na ng loob. Nung tinawag siya ng Panginoon na mamalakaya ng tao, nung nawala na ang Panginoon, bumalik na siya sa pamamalakaya ng tunay na isda. Kumbaga, yung kanyang delight dati sa Panginoon, hapnga niya sa Panginoon, Panginoon, iiwanan ka ng lahat ng yan, pero hindi kita iiwanan. Ganon yung kanyang profession ng faith niya sa Panginoon. Pero nung mawala ang Panginoon, nung pinagkailan niya ang Panginoon, somehow itong mga ginawa niya na ito ay nagpahina ng kanyang pananampalataya, nagpalamig ng kanyang pananampalataya. Kaya sa John chapter 21 verses 15 hanggang 17, ang sabi, nung sila'y tinagpo ng Panginoon, nung muling mabuhay ang ating Panginoon, pagkakain, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, sabi, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo. Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. At 3 beses na tinanong ng Panginoon si Pedro, Simon Pedro, iniibig mo ba ako? Yung unang tanong, Peter, do you love me more than this? Hindi lamang ang tanong ng Panginoon, do you love me? Kundi ang tanong ng Panginoon, do you love me more than this? At yung tanong ng Panginoon na yun, hindi niya sinasabi na, do you love me more than these disciples? Mas mahal mo ba ako ng higit kaysa sa pagmamahal ng mga alagad na ito? Never natanong yun ng Panginoon kasi hindi kalooban ng Panginoon na i-compare ang kanilang pagmamahal. Hindi magkukos ang Panginoon ng rivalry na, oh, si Peter, ako kayo, hindi ganon. Kundi yung sinasabi dito ng Panginoon na, Peter, do you love me more than this? Sapagkat dun sa panahon na yon, ang kasiyahan ni Pedro ay yung pangingisda na uli. At nakahuli siya ng ang dami. 153 na isda na siya lang ang nagbuhat. Ang bigat nun. Ngayon, nung makita siya ng Panginoon, ang sabi ng Panginoon, Pedro, minamahal mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Bakit itinanong ito ng Panginoon? At bakit 3 times? Well, alam natin, marami na tayong naririnig na message about this situation. Pero ang nakita ko din po dito, talagang gusto ng Panginoon, nire-reaffirm ng Panginoon yung pag-ibig ni Pedro. Kasi hindi kalooban ng Panginoon na manatili si Pedro sa ganung panglalamig. Kaya mismo ang Panginoon ang umabot sa kanya. Ang Panginoon ang mismo ang lumapit sa kanya. At nire-reaffirm ng Panginoon yung pag-ibig ni Pedro sa Panginoon. Peter, do you love me more than this? At bakit ito ang tanong ng Panginoon? Bakit mas mahal mo ba ako kaysa sa mga ito? Kasi siguro doon sa puso ni Pedro, nakita ng Panginoon na marami nang umaagaw, marami nang tumatabon, marami nang tumatakip doon sa dating pagmamahal ni Pedro sa Panginoon. At ganun din ang nangyayari, mga kapatid, kaya hindi natin nauuna ang Panginoon sa ating buhay sapagkat sa totoo lang, marami pong mga bagay na tumatabon,
maraming mga tumatakip, mga gawain, mga concerns na sa halip na yung Panginoon ang mauna sa ating buhay, ito mga concerns na ito, tumatabon. At ito yung mas nauuna natin na bigyan ng pansin. Kaya ang Panginoon, nasa ilalim na ng ating kailaliman ng bahagi ng ating mga puso. Magtatanong ang Panginoon sa atin ngayon, do you love me more than this? Hindi ko alam kung tatlong beses lang magtatanong. At least si Pedro, hindi pa siya lubusang nakakalayo. Hindi pa siya malayo-malayo sa Panginoon. Pero kapag ka ang isang mananampalataya ay malayong-malayo na sa Panginoon, I don't know kung ilan ang itatanong ng Panginoon. Do you love me more than this? Sapagkat sa dami ng mga tumatabon, kailangan palabasin ng Panginoon yung pag-ibig na yun na dating naroroon. At yun ang umibabaw. At yun ang makita. Sapagkat kapag yung pag-ibig na yun sa Panginoon ang nangibabaw, sasariwa uli yung pag-ibig natin sa Panginoon. Pero kapag ito'y natatabunan ng maraming mga bagay, tatanungin tayo ng Panginoon, mahal mo ba ako ng higit sa mga bagay na ito? Kasi minsan ang totoo, mas mahal natin yung mga bagay na ito. Kasi kung ano yung lagi mong ginagawa, kung ano yung kinasisiya mo, lagi mong binibigyan ng panahon, yan ang mahal mo. Kaya kung mahal mo ang Diyos, siya dapat ang bibigyan mo ng panahon, siya ang bibigyan mo ng pansin. Pero kung hindi na yan, at ang nabibigyan na natin ng pansin ay yung puro kasiyahan ng ating sarili, ang Panginoon ay lumalalim ng lumalalim sa ating pag-ibig. Ang Panginoon, yung pag-ibig natin, gusto niyang palitawin yon. Gusto niya na ibalik yon. Katulad ng ginawa niya kay Pedro, ayaw ng Panginoon na mawala yung pag-ibig na yon. Kaya dapat i-reaffirm natin lagi sa Panginoon, Lord, salamat sa pag-ibig mo sa akin. Huwag tayong aalis doon sa pag-ibig na yon na ibinigay ng Panginoon. Balikan natin ang balikan yung pag-ibig na yon. Sapagkat yun yung magpapasigla, yun yung magbibigay ng buhay sa ating pananampalataya. Amen po ba? Mga kapatid, ang kalagayang ito ay kalagayan ng karaniwang mga mananampalataya. Merong mga pagkakataon at sitwasyon sa ating mga buhay that we will encounter na panglulupaypay at panglalamig. Pero merong paraan para umalis diyan. Remember, the grace of God. At kung alam mo na ikaw ay nanghihina, repent, Lord, hindi mo kalooban ito. Huwag ka na dyan. Pagsisihan mo, Panginoon, ibalik mo ako dun sa aking dating kagalakan. And return to your first love. Balikan mo ang Panginoon. Ibalik mo uli yung ginagawa mo sa Panginoon naman. Laging may second chance. Di ba? Pagka nagkamali ka, balik ka lang sa Panginoon. Huwag mong pagmatigasin ang iyong puso sa Panginoon. Laging nandyan ang Panginoon naghihintay. At tulad ni Pedro, mga kapatid, do you love me more than this? Sabi ni Pedro, Lord, alam mo na mahal kita. Do you love me more than this? Panginoon, alam mo na mahal kita. Kung tatanungin tayo ng Panginoon ngayon, tatanungin ka ng Panginoon, titingnan ng Panginoon, nasa ng Panginoon, nasa ng pag-ibig mo sa Panginoon, ilang beses ka kayang tatanungin ng Panginoon? Hindi kalooban ng Panginoon ang ating panglay. Ito'y paalaala sa atin because this could happen. Kung nangyari ito kay Pedro, hindi imposibleng hindi mangyari ito sa atin. Pero hindi kalooban ng Panginoon na manatili sa ganitong kalagayan. May paraan. Remember the grace of God. Yan yung magpapasigla ng ating pag-ibig sa Panginoon. At kung napalayo tayo sa Panginoon, balik agad, repent. Lord, tulungan mo po ako na makayanan ko, magtagumpay ako. And always return to your first love. Gawin mo yung mga bagay na ginagawa mo na may kagalakan para sa Panginoon. Maglingkod ka sa Panginoon, huwag kang lumayo sa kalooban ng Panginoon. Hayaan mo na ang kanyang presensya ang magbigay ng kasiyahan sa puso mo. Huwag kang lumayo sa presensya ng Panginoon. Palalakasin ka ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Hilingin ko po kayo na magsiyuko. Yes, oh God. Hallelujah. We come in your presence, Lord. Ang salita mong ito, Diyos, ay iyong binigay upang paalalahanan ang bawat isa sa amin, oh God. Lord, nakikita mo po, Panginoon, ang puso ng bawat isa.
you can see, Panginoon, kung ano talaga ang condition ng aming buhay sa iyo, Diyos. Katulad ng nakita mo sa iglesia ng Ephesus, ikaw ang nakakakita ng aming tunay na condition. Lord, nagpapasaliksik po kami sa iyo sa oras na ito. Hindi mo po kalooban, Panginoon, ang panglalamig, ang panghihina, ang panglulupaypay. Nais mo, Panginoon, na manatili kami doon sa pag-ibig mo, gaya ng dati na nandun yung galak, nandun yung sigla, nandun yung pag-asa. Kaya Lord, ang aming pong panalangin sa iyo sa aming pong buhay paglilingkod, matagpuan mo kami, O God, na yung iglesia na naroroon, Panginoon, ang kasiyahan sa iyong presensya, sa iyong salita. Nandoon ang kasiyahan, Panginoon, sa paglilingkod, na andun ang aming kagalakan bilang response ng aming tinanggap na kaligtasan. Naglilingkod kami ng walang anumang inaasahan, Panginoon, appreciation or approval from men, sapagkat ang mahalaga sa amin ay yung approval na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Lord, alam ko po na ang kalagayang ito, Panginoon, ay napapanahon sapagkat marami po, Panginoon, sa oras na ito, dahil sa iba't ibang kaparaanan ng atake ng kaaway, Panginoon, may mga mananampalataya na kakaranas, Panginoon, ng panghihina, ng panglulupaypay. Kinikilala namin, Panginoon, na ikaw ang aming kalakasan. Panginoon, ikaw ang aming buhay. Hiwalay sa iyo, Panginoon. Hiwalay sa iyo, Lord God. Ang buhay na ito, Panginoon, ay mahina, walang saysay. Kaya sama-sama kaming muling lumalapit sa iyo sa oras po na ito, O Diyos. Sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu, Ama, irekindle mo, Panginoon, yung love na naranasan namin, na pinagkaloob mo sa amin, yung pag-ibig sa bawat isa na tinanggap namin, kami na mga makasalanan, dapat sana ay parusahan. Pero dahil sa iyo pag-ibig sa amin, O Diyos, tinanggap mo kami. Lord, ito po yung laging ilagay mo sa aming mga puso, sa aming mga isipan, na ikaw ay Diyos na laging nagmamahal sa amin. Unconditional yung ibig mo sa amin. Kahit gaano kalaki, gaano kami ang aming kasalanan, lahat ng ito, Diyos, sinabi mo sa iyong salita, kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon mo inaalis ang aming mga kasalanan. Lord, walang kasalanan na maring mamagitan sa amin at sa iyo. Dahil sa pamamagitan ng kamatayan mo doon sa krus, lahat ng uri ng kasalanan, lahat ng ito ay iyon ang pinagbayaran. At bawat isa na nananalig sa iyo ay may kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya salamat, salamat sa kapatawaran, salamat sa pagiging anak, salamat na kami ay may buhay na walang hanggan dahil sa aming pagsampalataya sa iyo. Kung nakikita mo rin, Panginoon, ang bawat isa sa amin na may pagkakataon na dumadaan sa sitwasyon ng panghihina at panglulupaypay, humingi kami ng Panginoon kung kami ay nagtitiwala sa aming sarili at hindi sa iyo, O Diyos, hindi sa iyong salita, kundi sa aming sariling kakayahan at karunungan, o sa mga tao, o sa mga institution, Father God, repent of it. Pinapahayag po namin, O Diyos, kailangan ka namin, hiwalay sa iyo, wala po kami magagawa. Ang tunay na katagumpayan ay sa iyo lamang nagmumula. Kaya Lord, ang aming mga buhay, ang mga estudyante, ang mga magulang, mga nagtatrabaho, we depend our lives, Panginoon, bawat isa sa amin,
Sa iyo po namin tinitiwala. Talam namin, Panginoon, ikaw ang magbibigay sa amin ng tunay na katagumpayan. Ibalik mo din kami doon sa aming unang pag-ibig. Balik mo kami doon sa panahon na una ka naming nakilala, Panginoon, na nandun yung kakaibang joy na ang bukang bibig lagi ng aming mga labi, Panginoon, na ipakilala ka namin sa mga tao, ipahayag lagi namin, Panginoon, yung mga dakila mong gawa. Huwag mong hayaan, Panginoon, ang aming mga dila ay maging umid, Panginoon, sa pagpapakilala sa iyong ebanghelyo. Huwag mong ipahintulot, Panginoon, na ang kaaway, Panginoon, ay umid ang aming mga dila ng may pagpupuri at pagpapasalamat sa mga dakilang ginagawa mo sa amin. Dahil alam namin, O God, sinabi mo sa iyong salita, anuman ang aming sitwasyon, kung meron man kami mga pinagdadaan ng mga pagsubok, kahirapan man, Lord, sinabi mo pa din, in all things, O God, ay magpasalamat kaming lagi sa iyo. Sapagkat ikaw, Panginoon, ay Diyos na mayroong ginagawa sa aming mga buhay. Kahit maging doon sa panahon, Panginoon, ng kahirapan. Kaya Lord, patuloy, O Diyos, na ibuhos mo ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Huwag mong iwalay ang iyong presensya sa bawat isa sa amin, Lord. We want your glory. We want your presence, O God. Puspusin mo kami lagi ng iyong banal na spirito upang ang bawat isa sa amin ay gumawa, Panginoon, hindi sa pamamagitan ng aming sariling kakayahan, kundi sa gabay at pangunguna mo sa aming mga buhay. Marami pong salamat, O Diyos. Lord God, keep our first love alive, Lord. Yung gaya ng dati na pag-ibig na tinanggap namin sa iyo, Panginoon. Yung pag-ibig, Panginoon, na naranasan namin sa iyo, Panginoon. Keep our first love alive, Lord. Gaya ng dati, Panginoon. Salamat, O Diyos. Dahil alam namin, O God, ito ang kalooban mo sa amin. Na kami po, Panginoon, ay mayroong malakas, matatag na pananampalataya. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, O God.